Marami man ang ating mga pagkakaiba sa salita at kultura'y damdamin nagkakaisa. Halina't balikan natin ang nakaraan, mga kwento'y pakinggan na wika ng sangandaan. Nagkakaiba sa kultura, nagkakaisa sa diwa at pag-ibig ng ating bansa. Kakaiba sa itsura, halitin natin ang tulay sa pagkakaisa ng pagkakaiba. Umaagos, lumataloy, nagbabago na buhay. We ay magsisilbing tulay, o painom o sa dagat, bundok at kapatagan. We ay magsisilbing tulay. Masantos siya kabwasan, edsi kayo. Sa ating usapang wika ngayon, dadayo tayo sa mga bayan ng Pangasinan para busisiin ang kanilang wika. Ito ba'y tinatawag na Panggalatok, Pangasinense o Pangasinan? Anong hula nyo? Panoorin natin ito. Sa masagradong pamilya na Nazareth, napnoy bendisyon na Diyos tang pakayari si Esteban. Diyari Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Sa ikatawang sualaod si kayo. Tahan at Espiritu. Ang wika ng mga taga-Pangasinan ay Panggalatok. Pangasinense. Ito, laging nagkakamali ang marami. Laging sinasabing ang tao ay Pangasinense, ang wika ay Pangasinense. No, dahil akademya tayo, mali po yun. Ang Pangasinan ang tawag sa tao, sa lugar, at sa wika. Bakit? Kasi kapag ang dalawang taga-Pangasinan, nagsasalita sila, sinasabi nila, halimbawa, nagkita sila dito sa Manila, sabi nila, Pangasinan ka, taga-Pangasinan ka, makapangasinan ka. Pangasinan ka? Makapangasinan? Pangasinan? Makapagsalita ka ba ng Pangasinan? Hindi naman namin sinasabing Pangasinense ka, which is very awkward. No? Kasi yung Pangasinense ay popularized, of course, no, a deference and respect to the eminent historian Dr. Rosario Cortez. No? Meron siyang apat na volumes dyan eh. Siyang sumulat ng history ng Pangasinan. Pero dahil siyempre si Ma'am sumulat sa Ingles, tapos yung panahon niya na matlimaon na siya, no, sumalangit na ang kanyang paluluwa. Noong sinusulat niya yan, old school. Ibig sabihin, ang orthography, di ba, ay binabate doon sa mga archival materials, which is pag-archival, like Negrense, Pangasinense, ganon. Yun yung orthography. Pero hindi yun yung natural. So mga later academics like ako, no, ano yung natural? Ano talaga sinasabi ng tao? No, yun lang naman yun. No? So ang Pangasinan ay tumutukoy sa tao, sa lugar, at sa wika. Yung Panggalatok ay hindi rin tama. Kaya ano ba yung latok? No? Kasi ang latok, dalawang ibig sabihin nun. Una, ibon. Yung pangalanawan, yung lid ng pot. Ibig sabihin kasi, Panggalatok, sinasabi na maingay kasi. So we talk like birds. Panggalatok ngayon, merong sinulat dati si Hilarion Henares, no? Na taga-Pangasinan, no? May column siya noon sa, kung hindi ako nagkakamali, sa Inquirer. Sinabi niya na yung Panggalatok ay na-popularize dahil sa isang beauty queen daw. Na doon tinanong siya, ano ba ang wika niyo? Panggalatok. Kasi naririnig-rinig din niya yung Panggalatok, no? Pero sabi niya, alam niya na hindi tama yung Panggalatok, pero okay lang kasi parang cute daw ang dating. Kumbaga, no, na-transmit siya, no? Na-popularize, na-transmit na Panggalatok. Yung mga taga-Pangasinan naman, they did not take offense kasi daw cute ang dating. At saka parang yun yung nag-stick na sa mind. But academically, hindi. Ang wikang Pangasinan ay natatangi, no? Iba ito sa wikang Ilocano.
may mga pareho siguro na ilang mga salita nagko-cross, no, pero konti lang. May sarili siyang, of course, ang gramatika natin kasi ang istrukturo natin ay halos magkakapare-pareho yan. No, dahil sa Austronesiano na pinag-ugatan natin, yung mother, no, language is Austronesian. Austronesiano kasi, kung alinsunod tayo, sasang-ayon tayo doon sa istorya ni Peter Bellwood, galing yan sa Southern China, bumaba ng Taiwan, mula Taiwan, pumunta ng Pilipinas, tapos westward, Madagascar, tapos to eastward hanggang dun sa mga Polynesian Islands hanggang sa baba. Hindi yun kaagad-agad. Taon din yan eh. So ibig sabihin ay yung paglalakbay, yung paghahasik ng wika na yan ay inabot yan din ng ilang daang taon. So magbabago-bago talaga yan. Pero ang Pangasinan ay natatangi. Ibig sabihin, isa siyang wika. Ngayon, may mga dialects sa loob ng isang wika. Ano ba yung dialect? Ang dialect ay yung pagkakaiba sa ilalim ng isang wika. May dialect ang Pangasinan. Halimbawa, ang Pangasinan ng mga taga San Jacinto, taga Manawag, doon malapit na sa may La Union, yung Pangasinan nila ay naiiba sa Pangasinan, halimbawa sa amin, sa sentro, sa San Carlos City, Binmalay, mga Tarem. Kasi sa amin, mas malalim, mas puro. Sa kanila kasi, dahil malapit na sila sa mga Ilocano towns and villages, so nakikita natin yung influence ng Ilocano. Sa amin naman, dahil sentro kami, Nucleus, ito yung lumang binalatongan. Ano yung binalatongan sa kasaysayan natin? Dito, yung dalawang mahalagang pag-alsa o revolt. Yung Malong, 1660s, at saka yung 1760s na si Juan de la Cruz Palaris. Saan yon? Sa Binalatongan. Ayon sa ating nire-respeto at kinikilalang historiador at si Dr. Jusa Lazar, no? Sabi niya na itong Binalatongan ang ethnic state o ang pinakasentro noon in ancient Pangasinan. Kaya dito na mariretain yung wika na mga sinauna, mga mas matanda, mas malalalim ng Carlos at mga karatig bayan tulad ng Binmalay, Lingayen din, no? Bayambang, Kalasyaw. So ito yung iba. Merong dialect, may ibang ibig sabihin, may mga salita na sinasalita kami na hindi sinasalita ng ibang mga taga-Pangasinan. Pero ang wika ay isa lang. Para ito naiiba din. Ngayon sa Pangasinan, para lang alam natin, meron din kasing wikang Bulinaw. Ang Pangasinan sa Northwest, alright, kung tinignan natin yung mapa, so ito sabi ko yung Nucleus, yan yung ancient, no? Mean ethnic state, the ancient yung binalatongan dyan, tapos yung mga karatig niya. Dito, sa ano niya, sa paligid niya, ito yung tinatawag na mga Ilocano towns. Bakit? Kasi noon, alamin natin yung kasaysayan, no? Walang tao dyan. Ang tao lang ay always riverine. Sa antropolohiya, saan yan? Sa settlements niya, di ba? Laging sa river. Yung river na yon, ito yung Agno River. O Sapan Palapar ng Pangasinan, Agno River. Ngayon, yung mga dito na mga lupa na walang nakatira, dyan dumating ngayon ang mga the Great Ilocano Migration. Why? Kasi mga Ilocano sa taas, tigang ang lupa. So nag-migrate sila. Kasi ngayon, ang orientation natin ay, we're talking here of the origins, di ba? Ang orientation natin kasi is road networks. Nung panahon, hindi. It's riverine. Ang meron lang influence ay sa amin, Pampanga and San Carlos City. Why? Because of the riverine system. Mula Pampanga, ikaw ay lulusot sa Canaren Lake hanggang sa makadating ka sa San Juan River, San Carlos na yon. Kaya naka-adapt kami ng mga ibang mga salita. Like Masanting. No? Masanting, kami lang gumagamit doon sa San Carlos City. Masanting is isang kapampangan word. Meaning maganda. Kaya nga Panggalatok. Kasi parang ibon. Kalutok ka lang. Kala na pagbuhay. Hindi naman niya, kalutok lang. Tapos, yung maragsa, mabilis, ganyan, malakas. Atay, ilo tumiyapak ba sa hugam mo yung kaluya bangus? Una naman ang day, kasi bangus yung mga pasamit at pagbuhay. So, ang mga Pangasinan speakers, katulad ko, malalakas ang boses. Karamihan, no, hindi naman lahat. Pero karamihan, malalakas ang boses, maragsak. So, sa katunayan, may napakagandang kwento niyan. Akala ng maraming tao, nag-aaway. Yun pala, hindi. Kung ano ang lambing ng Ilonggo sa amin, parang war freak ang mga tao. Parang laging Juan de la Cruz Palaris at Andres Malo nakikipag-revolution, nag-aalsa. I think ang very pronounced is the U. Tignan niyo dun sa mga ini-interview, sa mga report, let's say, may flood, may baha. May baha po dito sa inyo. Sabihin nila,
Taano nung isang araw biglang tumas yung tubig? Eh kasi kwan. Ganon. Very, very Pangasinan. Kahit na nakapikit ka, alam mong taga Pangasinan yan. Nakakapatid, bakit ganon tagal-tagal niyang niluluto yung lugaw? Niluluto yung binulbol is lugaw. Antutan, bakit? Ititi mo siya? Ibig sabihin, i-fry mo muna bago mo sama sa lugaw. Scandalous. So, akala ay war freak. Pero sa totoo lang ay masayahin. Masayahin ang mga taga-Pangasinan. Bakit? Walang kinalaman naman ito sa wika. May kinalaman ito sa terrain. May kinalaman ito sa lupa. Dahil nabanggit ko, bakit nag-migrate yung mga Ilocano? Dahil fertile ang land ng Pangasinan, which is irrigated naturally by the Agno River. Sa Ilocano naman kasi, barren yun eh. Yung lalo yung slopes ng pataas. They were looking for verdant, fertile land. Bumaba sila at nakita nila ang Pangasinan ay rich. Our guest today. That was like singing Whitney. What do you mean? Your voice was higher before. Kakaisan ang pagkakaiba. Lapit o painom o sa dagat, bundok at kapatagan. Wika'y magsisilbing tulay. Aya, so tanuman mi, sa kaya e dumaralos. Pagay so itatanong mi dya, maminsan pising. Aya, so pang bibilay mi. Ang Pangasinan ay gifted, no? Ay mayaman sa agrikultura, sa mataba ang lupa, at mayaman din, no, sa mga pagkaing dagat, mga isda. Kaya tingnan mo yung mga songs of fisher folk, songs of farmers, all right? Kansyon na managsigay, kansyon na dumaralos, ang happy-happy lagi. Sa mitay kugit ko, pinangunan kong tampo. Lapot sa lindas mo, sikan-sikay ang mamayon.
kami masyadong yung mga dirge, morning song, walang ganoon, unlike Ilocanos or like the Cebuanos, no? At saka yung sa amin din, yung mga death, mga rituals, hindi masyado. Mas ano kami sa life, no? Very festive, meron kaming serenade, no? Tapos courtship, mga ganyan, kung ano-ano. Pero laging masaya. It's always a celebration of life, no? Walang masyadong, even ano, agrarian problems, no? Masya doon sa may Eastern Pangasinan, na medyo Ilocano kasi yon, no? Na sila yung mga nag-suffer ng latifundia systems, sila nag-suffer ng oppression, landlord-tenant, blah, 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 no? Usually sa eastern part yon, yung tenant-farmer, no, the feudal na problems. Kaya very careful dyan kung ikaw ay mag-aaral ng panitikan. Dapat makita mo na yung short story, sa genre, short story and novel. So the tong-tong is tong-tong. Tong-tong is magsasalita eh. Tong-tong ka pa, salita ka nga. So naging ano yan, parang kwento. Kwento ni ate, kwento ni lola, kwento ni kuya, kwento tong-tong. Pinaka-importante lang ay yung ano, aligando in terms of chant. It is already mediated by Spanish colonialism. So, anong kahalagahan ng aligando? Ang aligando is said to be the longest Christmas carol in the Philippines. Actually, it's a contraction niya ng aginaldo dapat yan eh. Aginaldo gift, di ba? Pero dahil sila Pilipit ang dila din, aligando. But of course, meron din kaming pasyon. Ikaw ang amang tibobos na nangungulilang lubos. Tatlong pasyon na yan eh. Mm-hmm. Pasyon de Belen, Aniceto de la Merced, at saka yung pasyong Pilapil. So yung pinakano ng simbahan, meron kami niyan, may Pangasinan version ng mga pasyon, no? So hanggang ngayon, meron pa rin pasyon sa amin tuwing ano yan, mahal na araw. Dasal ng mga managanito, yung mga manggagamot, no? Yung mga faith healer na yan, no? Mga dasal nila mix na. Merong Judeo-Christian, merong hindi, ganyan. So mix na sila. Yung mga chants nila, mga incantations nila, no? It's still part of Pangasinan literature. Meron kami tawag na managanito tradition. Anito meaning spirit yan eh. Ang Pangasinan kasi ay known for folk healing, no? Tapos later on ginawang faith healing. Putok ay ano, yes, serenade. Alam mo yung eh, ang ibig ng putok kasi you stand in front straight na putok, you stand in front of the house, kaya putokan mo tanay eh. So doon ka sa harap ng bahay ng babae na gusto mong ligawan at kantahan mo. Alright. Yung tambayo naman, no? Ang tambayo, ang literal translation niya in English ay panacea. Ibig sabihin yung, it's like a cure, it's a universal cure or remedy for your ailments. Ano yung ailments na yan? Usually of the heart. Okay? Sorrow, halimbawa, malungkutin ka. Pero ang tambayo actually ay isang, sa kung genre yan, it's a lullaby. Yan, lullaby. Okay. Kaya tambayo yung irman. Halimbawa, yan ay gamot para sa mga malulungkutin. It talks about the caregiver, the nanay. Parang ganun din yung tambayo. Kakanta-kanta siya ng pampatulog, pero tungkol sa kalungkutan nung kumakanta. Kadalasan. Kay pa sa itsura, tinitin natin ang tulay sa pagkakaisa ng pagkakaiba. O painom o sa dagat,
isa ng pagkakaiba. O painom o sa dagat, bundok ng kapatagan. Wika'y magsisilbing tulay. Sadyang napakayaman ng politika ng Pangasinan, pinayaman ng maraming manunulat, mandudula, Makata at pwede na rin manilimba. Si Santiago Villafania, I would like to prominently, all right, put him there. Kasi siya ang nag-revive talaga ng Pangasinan poetry or anlong. And one thing about him, kasi peki siya as early as mga early 2000 to 2006-2007 ganyan. So peki siya, webmaster siya. So he was able to publish online ni mga ano niya, mga poetry niya. And because of very visible siya online din, ginanslate sa iba-ibang wika yung kanyang poetry. So in short, globalized siya. Villanelle 4, Princess Ordua. Pagtalintao ng Ordua yung pinta ng Antonio Dumlao. Agali bintana yung panlupam, pustura ka na kinalakian, ayaso ipapatnag na matam. Diyad ritmo na sayaw yung tagam, tuwag aray aming yung talawan, agali binta na yung panlupam. Noon terter sulingat ng dalam, bakal su idatagad awaran, ayaso ipapatnag na matam. Sa italibong niya wala at limam, bilay ng aran mo at uliran, agali binta na yung panlupam. Musya kaman niya bungay ilalam, kawayangan ka na kanunutan, aya sa ibapat nagnamatam. Binarikan ang gapoy kaparam, tsaad malayog ya kabuluan, agalay binta na yung panlupam, aya sa ibapat nagnamatam. Yung mga taga-Pangasinan sa iba't ibang lupalot ng daigdig ay nagugulat kasi ako na mas magagaling pa nga sila kasi mga Pangasinan na narito talaga sa Pilipinas. Umalis sila dito 1960s, 1970s, no? So ang daladala nilang Pangasinan talaga ay yung talagang ito yung Pangasinan, kumbaga wala pang halo, wala masyadong code switching pa nung araw, etc. Andyan yung longing and yearning na iwan na wika kasi sa totoo lang, talo ang Pangasinan ng mga Ilocano, talo ang Pangasinan ng mga Cebuano, talo ang Pangasinan ng mga Kapampangan. Nahihiya na maraming Pangasinan na magsalita ng wikang Pangasinan, madali sila mag-adapt sa Filipino, Tagalog, mag-adapt sa Ingles. Bakit? Kasi ang dami naming anak banwa. Ano ibig sabihin ng anak banwa? Ito yung mga intellectual elites na mula Pangasinan nag-aaral sa Manila. Ang dami kasi namin na nag-aaral sa ibang bansa din. So, nag-aaral sa Manila, nag-aaral sa ibang bansa. Maraming mga elite kasi doon eh. Dahil doon, pag-uwi, nawawala na yung sariling wika. Pero sana ngayon, nakikita ko naman na mayroong pagbabago na. Sadyang napakayaman pala ng wikang Pangasinan. Napakaraming akda, panitikan, manunulat at tradisyong napapaloob sa wika nito. Akalain mo may sarili pa silang Christmas carol ang Aligando na pinakamahaba sa buong bansa. Sa susunod na episode, maglalakbay pa rin tayo panorte at pag-uusapan natin ang wika ng mga taga-Ilocos, ang Ilocano. Ako po si Loren Legarda. Huwag palapasin ang pagkakataon, ngayon na ang panahon, may palaga.
Lubos na nagpapasalamat ang usapang wika sa ABC Phil Inc. Basta skim coat, zem coat by ABC. At sa mga sumusunod. The biggest news,